can we make, how can we kasi syempre, tulong-tulong tayo, how can we produce one hero? Kung sino man sa atin yun. So, ano po? Kung aspect ba, what do we mean by an accountant being a hero? Yun nga, ma'am, yung pagiging advocate ng ano, paying the right taxes. Just that? Mamaya, ma'am, baka may naisip ko, ma'am. Kasi parang, sige. Nasa questions na may pagiging siya. Saan mo nakalakaan ka? Pinuha ni mga magmita ko sa bagay. Ah, ganun? Okay, nasa bagay ko pala. Okay. Okay, nasan tayo ngayon? Explain ko muna, ma'am, yung ating okay, sure. Yun ma'am, the book contains different stories of different accountants who are advocating and inspiring other people in paying the right taxes. It also envisions po in making accountants as the new heroes of the country. Okay. Sige ma'am, so before we start po with the questions regarding the taxes, can you please share a short background on how you started your career as an accountant? Okay. I started, actually, it is not my intention to be an accountant because I wanted to be a doctor. Medicine ang gusto ko noon, but my father did not allow me because my elder sister started, but nag-asawa siya talaga. On the first year, nag-asawa. So since I am the youngest, so I requested kung pwede kung ako na lang ang magkuha ng medicine. Pero sabi ng tatay ko, hindi, mag-aasawa ka rin at hindi tapos. So sabi niya, if you really want to take up medicine and then magtapos ka muna ng 4-year course, saka ka mag-medicine. So yun ang naging condition niya. So, when I was choosing the course, sabi nila, mag-accounting ka na lang. So sabi nila, total, maano naman ang, ano mo? So sige. So, I followed the tatay. No? So nag-kurso ako ng accounting, and that's the start. Well, I graduated magna cum laude out of Australia. So nakapasa ako sa board. And then, wala naman akong kabalak-balak. Actually, I started with an auditing firm. Because my professor in auditing, a practitioner siya. So, I was a full-time student, pero nung pagpasa ko ng pagka-graduate ko, sabi niya, tulungan ko siya. So that was the start ng pagka-involve ko in accounting. Kasi alam mo naman, after graduation, hindi naman natin alam kung ano gagawin natin, no? But since he offered me to join the team niya, so ngayon, ako mag-review, pero kailangan kong magtrabaho, nabaligtad. So instead na nag-professional student ako, pero ang nangyari, kung kailan ako magtatrabaho, kung kailan ako nakapasa, saka ako nagtatrabaho, magpipilit na mag-double time. So sabi ko, sayang naman ko, hindi ba yung okay lang. So that is the start of my accounting profession. Pero hindi ko pa alam muna ganun pala yun. So then I experienced going to clients kasi pinilled na niya ako, nasa field ako pa agad as supervising auditor. I was still very young. Takot-takot. I was afraid going to areas na hindi ko alam. Kasi hindi ko alam. It was really something na scared ako because I was not used to doing that. At an
not used to going to offices na tapos puro lalaki yung nandun. So I was really scared. Sabi ko, paano kaya ako magiging accountant kung natatakot mo akong pumunta sa mga kung saan-saan assignment. Kasi I have to do it on my own. Hindi naman ako nakalakad ng mag-isa. Being the youngest, lagi ako nakalalay sa akin lagi. So, but still, tibayan ko na lang. So, it's really my, may conviction to me lang ako. So, natapos ko na, anong gagawin ko? So, then I started. After, from the auditing firm, after several, pagkapasa ko sa board, nag-apply ako ng yun. So, my next job is from first job. Natawag pala ako, pero Chinese office. But I didn't like the environment kasi yung Chinese, inaano na yung mga empleyadong bata. Kasi kami mga bata-bata eh, di ba? Mga fresh graduates, mga gano'n. Pero Chinese din sila. So siguro magkakakilala sila. So, parang I cannot take the environment na inaano na yung mga babae. Mga batang babae. So, I always pray. So that is number one in my life. As I just want to share na siguro why I finish and I have gone a long, long way na pagiging accountant. At sabi nyo nga, honest and it's because at an early age, at high school ako noon, I cannot forget. My mother is always going to church since young as ako lagi na akong kasama. So siguro na sa system ko. Mm-hmm. So, high school ako, palagi, sanay na akong magsimbang mag-isa noon eh. So when I was high school, I had an experience, I will just share it with you. Pagkatapos ng klase, I passed by the chapel. Being young, kasi may umuunan ang panahon ng tagungan mo. Pagpasok ko sa chapel, I saw an umbrella. Sabi ko, may nakaiwan ng umbrella. Sabi ko, dadali ko na lang sa lost and found. Pero, umuulan. Sabi ko, gamitin ko na lang muna. But, dala-dala ko siya. Hindi ko muna siya dinala sa lost and found. Dala-dala ko siya, but deep inside me, hindi ako mapakalit. Bakit hindi ko ang dadalhin sa lost and found? Nadapa ako. And then the umbrella, nakaganon siya sa bag ko na gumulong siyang malayo. Which is not normal naman eh, kasi umbrella ang maliit yun na folded. Pagdapa ko, tumila ko siya malayo. Lalo ang kabakabak ko. Because I feel galit si Lord. Kasi mali, hindi ko dapat gawin. Sabi ko. Pero just to say, inanap pa rin. Ginamit ko pa rin kasi medyo may pangangailangan. Hindi ko pa rin siya. Hindi ko makakalit. Then I decided to go to the lost and found. Sinuli ko kasi takot ako kapag hawa habang ako nakapalong sasabihin ng tao, akin yan, ninakaw mo yan. So that fear, I was so afraid na makita sa akin yung payong na yun. Tapos sasabihin, kinuha ko. So takot ko doon. And that was the start na realize ko, every time I had something in my heart that was yung trouble ang feel ko. Nandun si Lord. Sa feeling, I know you love me so much. Even at that early age, pinakita mo na ang hindi ko dapat gawin. So, yun, maybe that was the start.
I stick to that ano na although sanay na ako ng magsisimba kasi iba naman yung simba mo dahil coming from your heart, sisimba ka, it's a routine, nagsisimba ka. But if you are faced with that situation, bata pa ako, takot talaga because kumbaga na-imbibe ko na yung hindi ka dapat kumuha, hindi ka dapat kumuha ng ganito. It's already in my system. Kaya yung takot ko talaga noon, and then right away, bumalik ako doon sa chapel, binay, bakit, nalagay ko pa ito dito? Hindi, sosolid ko na lang, punta na ako sa Lost and Found, sinolid ko. And that gave me that, talaga yun na, what we call, guiding principle ko. God loves me so much, He doesn't want you to do something wrong, kasi nakikita ko ang pagmamahal niya, and through the years, yung pagmamahal ng Panginoon, yung nanamnam ko. Kaya, siguro, maski may mga temptations, hindi naman nawawala ang mga temptations. Nag-iisip ka rin, but then, in the end, I will say, Lord, alam ko, love mo ko, you don't want me to do this. So, nag-guilty ka na. Nag-guilty ako lang. And, so, yun na ang naging pamantayan ko. Why I started to be not only an ordinary accountant, but truly, truly real na makadiyos dahil na hindi na pa sa natatakot ako. But I know He doesn't want me to do something wrong. Something that will mapapahamak sa akin. So, kaya takot ako. So, yun. And then, maski anong, well, at that early stage, my feeling, so I left the auditing firm kasi tapos naka-Chinese ako 3 months, umalis ako. Tapos, yung unang government office ko, yung that is the start. Kasi, he's always there. Nung nagtotrouble ako, pagsakay ko sa elevator, I met my professor. Tapos sabi niya, why are you here? Kasi doon pa ko tumapasok. Tapos sabi ko, sir, baka meron kang position for me. Sige, naghahanap ng budget officer doon na puta-puta niya ako and then right away, tinuha. So yun nakalabas ako doon sa takot ko doon sa kumpanya once again. So right there, paglabas ko, mag-elevator ako, pagbukas na doon si sir. Always it's like that. So it's something na para bang template ni Lord pag may ganung sitwasyon na para matutukso, natatakot or natutukso, nandan siya to the rescue. Always as in. So kaya maski ang pinakamabigat kong naging is when after those early years na kapag lumabas ang PPA. But Philippine Ports Authority, newly created na galing sa customs. And the objective of the creation is because they want, since they put up the Philippine Ports Authority, so gusto nila kasi na matigil ang corruption. Ganon. So, thinking yung mga taga-gobyerno, isip nila, pag inalis nila yung ports sa customs, libre. Unfortunately, it did not happen that way. I was the finance officer eh. At the early age of, 1976, 1949, 26 years old, finance manager na ako, finance officer ako. So, all the systems I start, kasi ang nangyayari kasi madalas bago ang pinapasukan ko. So, ako nagsiset up ng system. So, they like it very much, but towards the years ang dinadaanan, nandun din yung corruption, nandun din yung mga So, may mga naghihikayat sa akin to join them. Meron dumating na
kakilala ng mataas na tao, tapos hindi ko na pirma. Kasi no baggage can get out of the court kung hindi ko pinipirmahan. Walang makakalampas. So, ganun ang nangyayari. Si husband, sabi niya, baka mamaya may bomba na tayo. Kasi marami kang hindi pinapayagan. And even the general manager, military man, ang tao doon, military, eh, dinagay niya na, military. Sinasabi niya, your systems are very good. Continue, ganun, continue. To the point na, yung mga kinuha kasi nila, galing din sa customs. And then, hinihikayat na rin nila ako to join the team. Mm-hmm. But I did not like it. Hindi ko kapita. Hindi ako. So, I was called again by the manager and the assistants. Very good. We like them so much that we should learn how to play politics. Doon na, may isip-isip na ako nung medyo may edad na ako, matured na ako. Sabi ko, sir, hindi ko ba ano? Sabi ko, sir, you have to play politics. Ganun talaga, sabi ko. And the people around, the people, ang mga nasa kasaan ko, kapatid ni Marcos, and then yun mo, hindi ko na ilagas ang matang nila. Kaya nakakarating, nakakagalitan ako. And then, again, call. Ayaw ko na dito kasi sabi ko, hindi ko naman kaya na hindi ko yung dalawa nito. And there is so much threat dito. Kaya sabi na Lord, lipat mo naman ako. Yung ganun, ganun yung usapan namin ni Lord. So paano, eh, may threat na ako nung hindi ko na pala nasunod. At the early age, na wala pa akong 20, may threat na ako. So, but talaga hindi ako pinapabayaan nila. One day, sasakay kami ng bus, nakita ko yung classmate ko, nakasakay sa bus, eh, stop siya. So sabi niya, Hoy! Nasaan ka na? Nasaan na yung bus ka? Dito sa port ako eh, sabi ko, ikaw saan ka? Sa Makati ako. May Makati ba sa iyo? Meron, sabi, punta ka. Punta ako, tanggap ako, tinamala ako doon sa port. Pero meron maraming ano, temptation talaga. If you will see, no, itong aming bahay, simple. Lalo na nung time na ano pa lang ako noon, yung early years ko na nagtatrabaho. Ang aming upuan, hand-me-down, sira. Yung insulto ba, sabi ng yung pinaka-operation sa'yo. Hindi ko na maawa sa sarili mo. Bakit ako makakaawa? Kasi one time na ilaan niya ako dito. Eh kasi tignan mo ang bahay mo. Ang liit-liit. Ang ano-ano. Kasi hindi lang ito ganitong kalaki dati. Tignan mo, mga gamit niya. Ang hirap niya. Sabi niya, eh haba kami gaganda ng bahay namin. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, eh masaya naman kami dito. Mas ganito yung bahay namin. So and then nga, ganun nangyari. Yung mga nasa gasaan ko, hindi mo na nagustuhan. So, may mga death ko. Kaya yung sabi ni husband, baka pagbaba natin, kasi puso sa pier, mga pinakatay. Basta-basta na lang. Ganun na lang. Minsan, bisita. Kasi hindi ito lumalabas sa media. Eh. Nagkataon lang na yung PRO namin, eh, best friend ko. So yung lahat na hindi lumalabas sa media, na ipikwento niya sa akin. Yung bang tipo na akala na ano, may kausap lang yung boss nila sa loob, ang taga naman ng meeting ni Sir. Paglabas ng kausap, pag nakita na yung pala, namatay na yung Sir niya pala, binaril na. Yung tipong naman, wala, hindi yung lumalabas sa media. So dami yung fear ng husband. Sabi ko, masyadong mahigpun. Pero nga, gawin ko. Hindi, ang ginawa ko, tumatawag ako doon sa aking lover. Lord, ayun ko na dito, sabi ko, kasi talagang hindi na, in fact, pagka ako magruruta, North Harbor kasi, South Harbor, hawak ko yun, so magra-rounds sa
laging